morning. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Cignal TV's One News, Radio 5, and 1PH. The Philippine Navy has deployed several personnel and assets to patrol sea and Pinoys in Metro Manila amid the Luzon-wide enhanced community quarantine. The Navy activated task group Laban COVID-19 in a bid to complement all land quarantine security efforts. It will intercept and deny entry and exit of commercial passenger watercraft to and from Manila Bay. Several personnel, 4 patrol boats and 2 rigid hull inflatable boats have been deployed to roll out the security measure. Under the said quarantine guidelines, all sea travels in and out of Luzon are suspended to prevent the risk of spreading the virus. Samantala, doble dagok ang hinaharap ng higit 2,000 residenteng nasunugan sa Bacoor, Cavite. Wala na nga po silang matitirahan, ang problema pa ang pagsunod sa enhanced community quarantine. At para sa update, magbabalita lang live mula sa Bacoor, Cavite, si Justine Punsala. Kamusta dyan, Justine? Juvie, tama ka na namomroblema ngayon ang nasa 2,000 to 2,500 na mga residente ng Sitio Wawa 1 na sakop ng barangay sa Pote 5 dito nga sa Bacoor, Cavite. Alas 2 kasi, bago mag alas 2 sa madaling araw ay sumiklab ang sunog at ngayon ay wala silang matirhan. Kung makikita mo sa aking likuran, andito yung ilang mga o marami sa mga residente. Nakausap natin yung punong barangay ng barangay sa Pote 5 at ayon sa kanya, nahihirap pan sila ngayon sa paglalagyan ng kanilang mga kasama sa barangay dahil maliit lamang yung evacuation center sa sa Pote Elementary School at lalo na kung ipapatupad yung social distancing ay mas mahihirapan silang ipatupad ito dahil maliit na nga yung eskwelahan, pag hihiwa-hiwalayin pa sila ay mas malalong mawawala ng space yung mga residente dito. Dito makikita mo yung mga residente, naghihintay sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Bacoor at yung iba sa kanila nag-aalangan kung sasama ba sila doon sa evacuation center sa Sapote Elementary School dahil nga bukod sa hindi sila lahat ay makakatuloy doon. Ang isa pa nilang problema, yung kanilang mga naisalbang gamit ay hindi nila pwedeng dalhin doon dahil nga maliit yung pasilidad ng Sapote Elementary School. Jovi? Bago ko kamusayin, Justine, yung mga taong nandyan sa iyong likod at tabi, ano, ay kukuha lang ako ng detalye pa doon sa nangyaring sunog, kung gaano ba ito kalaki at kung natukoy na ng otoridad yung sahin ng sunog. Jovi, bago mag alas 2 ng madaling araw, nagsimula yung sunog dito. Kakausap natin yung Bacoor BFP at ayon sa kanila, hindi pa nila batid kung ano ang sanhi ng sunog na umabot sa 4th alarm. 500 kabahayan ang tinupok ng apoy at yun nga 2,000 to 2,500 residents ang naapektuhan ng sunog. Yung sa BFP, hindi pa nila tukoy kung ano yung posibleng dahilan nitong sunog. Pero may nakausap tayong residente at nakatanggap siya ng impormasyon na meron daw mga nagiinuman na kabataan kaninang madaling araw at nagsiga sila para ipangbugaw daw ng lamok dahil malamok daw sa kanilang lugar. Pero dun yung sa nilang siga ay lumaki daw at hindi na nakontrol nitong mga nakainom kaya do tumakbo na lamang sila at yun ang naging sanhi umano ng sunog ayon sa mga residente. Pero ayon sa BFP, pinag-aaralan pa nila kung ano yung tunay na sanhi ng sunog. At isa sa kanilang tinitingnan naman ay ang masyadong maraming gumagamit ng kuryentes dito sa lugar. Sa ngayon kasi Jovino, nakaisa ilalim sa extreme enhanced community quarantine ang buong lungsod ng Bacoor. Kaya naman maraming mga residente at maraming mga tao ang nasa kani-kanilang mga bahay at posibleng nag-overload yung mga kuryente nila dahil marami nga sila sa bahay at dikit-dikit din yung mga kabahayan kaya mabilis kumalat yung sunog at umabot pa sa ika-4 na alarma. Jovi? Sabi mo nga, no, Justine, 500 yung houses na affected. So, 1,000 ito mga pamilya na nawala ng kanilang tirahan. At nakikita ko yung ilan doon sa likod mo, no, na hanggang ngayon nandiyan pa sa area. Ano yung plano ng LGU sa kanila? Kasi sinabi na nga sa report mo na kulang yung facilities. Ano? So, saan dadalhin itong mga kababayan natin? Well, sa pakikipag-usap natin sa barangay
captain ng barangay Sapote 5, ang una pa lang nilang aksyon ay dadalhin nga sila sa Sapote Elementary School. Pero nag-aantay pa sila ng further help mula sa local government ng Bacoor kung saan sila dadalhin. Meron kasi nga isang evacuation site dito sa Bacoor, yun yung malapit sa City Hall, at posible, dahil nga sa dami ng mga residenteng nandito, ay posibleng doon sila dalhin. Yun nga lang, naghihintay sila ng go signal mula sa lokal na pamahalaan ng Bacoor. Sa ngayon, nandito muna sila, naghihintay, at meron naman na kaninang dumating na paunang tulong tulad halimbawa ng agahan para sa mga nandito, lugaw, na inamigay na ng lugaw at tinapay yung barangay. Pero bukod doon, nag-aantay pa rin ng karagdagan tulong ang mga kababayan natin dito sa Barangay Sapote 5, Bacoor, Cavite. Jovi? Mukha nga kailangan ng tulong ng ating mga kapatid, lalo na at yung actually immediate help yung malagay sila doon sa tamang evacuation center para ma-practice yung social distancing. Lalo na at ngayon sa nakikita ko doon sa likod mo, ay natural lamang at naiintindihan natin na wala pang order. Sabihin, hindi pa ganun kaayos yung kanilang distancing sa isa't isa dahil nga sa nandiyan sila sa lugar na parang wala pang order sa ngayon, Justine? Tama ka, Jovi. Nakausap natin yung punong barangay ng Sapote 5 at ayon sa kanya, nakikiusap siya sa publiko na intindihin muna at huwag silang i-bash dahil wala silang, di nila ginagawa yung social distancing protocol. Ayon nga dito sa barangay chairman, nahihirapan siya na ipatupad yung social distancing dahil mas inuunan niya yung kapakanan, yung magiging bahay, yung magiging pagkain ng kanyang mga kabarangay. Mas inuunan niya yun kaysa doon sa social distancing dahil mas pressing yung pangangailangan ng kanyang mga kababayan. So humihingi siya ng pangunawa sa kanilang, sa mga publiko na huwag naman na intindihin yung kanilang sitwasyon na hindi madali para sa kanila na ipatupad yung both social distancing and at the same time ayusin yung kalagayan ng kanyang mga kababayan. Sa ngayon, Jovi, medyo bawas na tong mga taong ito dahil mayroon ng ibang mga residente na nagpunta na doon sa kanilang evacuation center. Etong mga nandito, posibleng sila yung hindi nagkasya sa evacuation center o natatakot na iwanan yung kanilang mga gamit dito dahil kakaunti na nga yung kanilang naisalba, posible pa itong mawala kung iiwan nila yon dito. Jovi? Maraming salamat, Justine Punsalang. Meanwhile, two Filipinos tested positive for COVID-19 in Brunei and India. In a statement, the Foreign Affairs confirms the latest case or cases involving Filipinos outside the country. Brunei's Ministry of Health says one patient is confined in a local health facility and is in stable condition. Meanwhile, another Filipino is confined in Mumbai, India. The patient is said to have arrived there earlier this month and was brought to the hospital after complaining of breathing difficulties. The latest cases bring the number of COVID-positive Filipinos overseas from 121 to 123 based on data from the Department of Health. Pope Francis calls for a worldwide prayer as a response to the COVID-19 crisis. The Pope asked all Christians to pray Our Father together on Wednesday noon. He said that the universality of prayer, of compassion, and of tenderness is one of Church's ways to respond to the pandemic. Here in the Philippines, the Palace announced the fourth week of March as National Week of Prayer amid COVID-19 crisis. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine here in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Joey Francisco. We are One News.